Good morning mga kachika! Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay pag-alis ng Kongreso sa pondo ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte Carpio tila hindi makatarungan. Kaya tanong ng marami sa ating mga kababayan, tambaluslos gumaganti na nga ba panawagan ng taong bayan ipalit si Rudante Marcoleta bilang House Speaker? Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at makiklik na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa na nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, hindi na umano makatarungan ang pag-alis ng Kongreso sa confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, lalong-lalo na ang nagagamitin ito sa proteksyon ng ating mga mag-aaral na mga kabataan. Ito mismo ang sinabi ng political analyst na bakit mo naman daw pipilayan ang pondo ng mga ahensya na hawak ni Vice President Sara Duterte Carpio kayong napaka-importante naman daw nito. Tapos ang gagamitin pang dahilan ng Kongreso ay yung gulo sa West Philippine Sea na ayon sa isang political analyst ay malabo naman daw di o mano tayong susugurin ng China, at kung mayroon man di o manong awayan ay talaga namang sa dagat lang ito mangyayari at hindi talaga papasok sa ating bansa. Dahil ang totoong malaking problema na kinakaharap ng ating mahal na bayan ay ang internal problem natin na CPP-NPA-NDF na sinisira di o mano tayo sa loob ng gobyerno. Importante din daw di o mano itong West Philippine Sea, pero hindi naman daw nangangahulugan na isakripisyo natin ang kaligtasan ng ating mga kabataan, lalong-lalo na ang mga mag-aaral. Ngunit tila nakapagtataka kung bakit tila pinayagan ni Speaker Martin Romualdez na umiksena ang mga kongregista na mga makakaliwa di o mano na siyang nangunguna pa sa pag-alis ng confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Pagkatapos na di o mano nilang sirain si Vice President Sara Duterte, ay pinasalamatan pa ng Speaker of the House mismo na si Martin Romualdez ang tatlong makabayan block ng kongregista. Ibig bang sabihin ito na sumang-ayon di o mano ito sa pananaw ng magkakaliwang grupo dahil mukhang salungat yata ito sa mithiin ng UNITIB. Dahil alam naman natin ang mithiin ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio ay magkaisa at walang lamangan, puro kapakanan ng taong bayan ang inuuna at hindi pa mumulitika. Kaya tila nanawagan ng marami sa ating mga kababayan na gawing speaker si Rudante Marcoleta dahil magaling at matalino si Congressman Marcoleta na lubos na sumusuporta noon pa man kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon ay kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman lingid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan, lalong-lalo ng pagresolba ng mga problemang bilang isang matapang at magaling na mambabatas at tunay ang nagkaisa sa mithiin ng unity. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sana nga po ipalit na si Congressman Marcoleta at matalino at magaling na mambabatas at the best in the House Speaker. Dapat lang natanggalin na si Martin Romualdez at siya ang sumisira sa ating mahal na Vice President Sara Duterte. Mabuhay si Attorney Roque. God bless us all." Napakaganda sana kung totoo yung si Congressman Marcoleta ang papalit dahil ang daming mababago kung si Congressman Rodante. Baka maituwid ang mga mapamamalakad at mabago mismo ang power of the purse at maalis na lahat ng karamihan na anay dyan sa Kongreso. Please po, malasakit sa taong bayan ang isang alang-alang ninyo po. Huwag sanang personal interest ninyo, kasi sa dulo hindi din ninyo madalala ang kayamanan ninyo. Matakot kayo sa Panginoon po. Si Congressman Marcoleta, saludo ako sa iyo at pagiging totoo at tama lang po. God bless and safeguard po sa mga politiko na makatao at may malasakit sa tao po. Yung mga Tupperware at makasira sa tao at kabataan po, matakot kayo sa Panginoon." End quote. Alam ko ba, ang confidential funds ay tatanggalin. Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang prueba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ha, ito pong slide nito. Magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential intelligence and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba, nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha, basahin natin. Confidential intelligence and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion.
O diba? Ang mga taga-kamera. Wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? E ako nga natatakapo, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Magbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang, satellite data na malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea? Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, equal protection clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipatin natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? Dalawang taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan, ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Naamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng Congresswoman. O, ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam po yan, dalawang taon na akong pumirma yan. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling na ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ano? Yung KPP Sara lang lilipat nyo, hindi sa inyo? Eh bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, pinakamalaking confidential fund ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. Oh, ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525, and intelligence expenses 2,310,000? Oh, hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? Oh, bakit kinakailang pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion intelligence and confidential fund ng presidente. Ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Eh, siguro pambili na lang natin mga additional barko yan, kung yan talagang gusto. Ang sinasabi ko lang po ha, dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, syempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang kamera din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Yan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado. 331 million. Pero kung tutuusin po yung 331 million na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary miscellaneous expenses, eh mas maliit naman po yan sa 150 na linaan para dun sa Education Secretary. Although, mas malakit siya compared sa 500 ng Vice President. Pero kung kumpara po natin, ibalik natin sa Presidente. Bakit ang Vice President, 500 million lamang, pero ang Presidente, sa confidential fund alone, ay 2.3 billion. Eh di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House, tinanggalan sa Vice President, hindi tinanggalin sa President? Dahil magpinsan? O dahil banta sa 2028 ang Vice President? Malinaw na po mga kababayan na hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General Appropriation Bill. Okay? Na didi-discuss ngayon ng Kamara de Representante. O gusto niyo pang mag-education? Sige po, education tayo. Ano ba yung confidential? Ano yung intelligence? At ano pa yung miscellaneous? O, tignan po natin. Meron din po tayo slides dyan. Dahil alam naman, 15 years po tayo nagturo ng constitutional law din at ang international law. Ang confidential expenses po ay related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. O, di ba ang Vice President naman po, gaya ng Presidente, may obligasyon na itaguyod ang saligang batas. May obligasyon na labanan ng terorismo. Ang DepEd, alam niyo ba ang DepEd, ang mga komunista, nagsisimula ng mga eskwelahang pambata para maaga pa lang brainwashing na. O bakit hindi pa pwede gamitin yun ng DepEd na 150? Intelligence expenses, ito talaga. Amount paid for expenses related to intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact to national security. Hindi naman po issue to kasi wala namang intelligence fund si VP Sara. Ang meron, yung Presidente, 2.25 billion din. Pero ibigay na natin sa kanya yon. Dahil after all, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So dapat may intelligence expense. At
At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!